Una-una sa lahat, idol, wag mo huhusga na. Ito, papakita ko sa inyo yung proweba ko na hindi ko pinalaglag yung bata dahil gusto ko pa silang tulungan dalawa. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, idol, makita mo ba yan? Sabi ko dyan, tutulungan ko siya ate. Ayan, nakikita nyo rin yan. Sabi ko, pero di ako magtatago. Guys, bahala kong panindigan yung bata, pero anong ginawa niya? Pinabayaan niya, hindi niya ako pinakinggan, guys. Partida break na kami nun, ha? Break kami, pero hindi ako nagkulang sa kanya ng paalala. Nakipaghiwalay siya sa akin. Ayan pa, sabi ko, pagtapos ng quarantine ate, pupunta ako sa bahay nila. Mag-iipon na rin ako. Kaya sana mga idol, wag niyo po ako uhusgan dahil di po ako nagkamali sa sinabi ko. Wala po akong sinabing ipalaglag ko yung bata. Bala ko pong panindigan yung bata, guys. Ikaw, buntis ka, matutulog, magpupuyat ka hanggang umaga tapos di kakain sa tamang oras. Ako hindi ako nagkulang ng paalala sa kanya. Sabi ko, wag mong papabayaan dahil tutulungan ko kayong dalawa. Ayun lang. Salamat, idol. Ito oras na para magsalita ako. Sirang-sira na yung pangalan ko sa inyong lahat. Huwag ko naman galit na galit kayo sa akin. Ito, para sa, ito side ko. Side ko to. Sana pakinggan nyo rin ako. Ikaw, gawa mo siya. Matutulog ka na maayos. Tapos siya, malalaman mo sa iba. Sa grupa ng mga ano, Jollibee. Sabihin. Ito, nakita ko yung jawa mo. Alas 4 ng madaling araw na ginagawa niyo. Hindi kayo magkasama. Ako, nagulat ako. Bakit alas 4 ando rin siya? See? Ganun oras, makikita mo siya doon. Tapos, ito pa matindi. Wala siyang paalam. Malalaman ko na lang sa mga tropa ko pa sa ibang tao. Diba? Sabi ko sa isip ko, alam ko na kung saan to galing. Alam ko na yun, tanggapin ko na lang. Wala eh, yun talaga siya, tinanggap ko siya eh. Tapos ngayon, ako pa yung masama. Grabe, palibasa babae yun, pinagtatanggol nyo. Sana pakinggan nyo rin yung side ko at papano. Kasi sinasabi ko talaga power, katotohanan. Salamat, idol. Ito pa guys ha, ako ramdam ko na hindi akin yung bata. Sa isang taon namin nagsama ni Kate, ang dami kong nalalaman. Ang dami kong nakita. Ang dami kong pruwebang nakita. Meron siyang sugar daddy. 1 year kami nagsama, pero 1 year din niya kasama yung sugar daddy niya. Nagkatrabaho ako sa Manila. Umuwi ako dito. Nag-i-event ako sa Manila. Pag-uwi ko dito, nakikita ko, nalalaman ko, nakikita ng dalawang mata ko. Ikaw! May girlfriend ka, 1 year kayo nagsama, tapos siya may sugar daddy. Tapos nabuntis siya. Tapos ako, nagtrabaho ako sa Manila. Ano? Anong iisipin nyo? Ako talaga hindi ko naramdaman. Hindi ko naramdaman na akin yun. Kaya na. Kahit sabi ko nga sa isip ko na hindi akin yun. Sige, tutulungan ko pa rin kayo. Nagbanggad ng loob ako, guys. Tapos ngayon, nasabihin nyo, pinalaglab ko yung bata. What the fuck, man? Hindi na tama yung mga nalalaman nyo. Guys, ito pa yung masakit sa akin, ha. Dinamay nila yung sa issue yung pamilya ko. Ang sabi ni Kate sa live niya kagabi daw. Ayan sila Gatrin, nangihingi lang naman ng ayuda sa akin yan eh. Ayun guys, alam mo yung ako pinagpapagurang ko yung pera, guys. Talagang kahit na mamaos ako, kumakanta ako para lang magkapera kami. Tapos ganun lang sasabihin niya, guys, minaliit niya yung alam mo yung pangarap ko, minaliit niya. Sobrang minaliit niya yung pangarap ko, guys. Na umaasa lang daw ako sa kanya, umaasa lang daw yung pamilya ko sa kanya. Grabe, hindi ko maiisip na mayroon pa lang ganun tao na kaya niya kaming i-down buong pamilya. I-down niya kami buong pamilya. Palibasa, basic lang sa kanya yung pera dahil isang punta niya lang sa sugar daddy niya, nabibigyan agad siya ng pera eh. Ako, namamaos na ako kakakanta. Hindi ko pa nakukuha yung pera. Tapos ganun sasabihin nila sa akin. Grabe, sobrang sakit. Grabe.